街の声が。What's up, guys? It's Camille. Ayan, so for today's video, nag-post po ako sa group page ng Yakisoba sa Facebook. Yan, Yakisoba Squad, yun po yung pangalan ng fans club ni Fumiya since nung nag-YouTube pa siya. So, ayan nga, nag-post nga ako ng ito. Ayan, nalabas dyan. At sabi ko kasi doon na mag-film ako about kay Fumiya at about sa Yakisoba. Tapos, mag-comment ka ng gusto niyong tanong about him, about me. And sasagutin ko yan right now. Okay, so, without further ado, ay, gumuuga. Without further ado, let's get started. So, itong mga nag-comment dito, sunod-sunod ko po siyang babasahin. Yan po, para po equal siya, hindi siya unfair. So, galing kay Nicole Liaguna. Liaguna or Laguna. Ayan, ano ang one reason bakit mo love si Fumiya? Plus, shoutout na rin po, salamat. So, yung one reason kung bakit ko love si Fumiya, kasi Japanese siya. Bakit dahil lang Japanese siya? Kasi meron ako mga Japanese friends na syempre nasa Japan. At dahil dun sobrang attached ako sa kultura nila, sa pagkain, sa lugar. Tsaka pangarap ko kasing makapunta sa Japan after graduation or kung gusto mo ngayon, tara na eh. Alam mo yun, yung tipong basta gusto ko pumunta sa Japan. Kaya yun yung one of the reason kung bakit ko gusto si Fumiya. Ayan. Nakabahan ako sa okay, next. Ayan. Ayon kay, hala, Arabic yung ano niya, yung name. Bakit fan na fan mo si Fumiya? Fan ko si Fumiya? Bakit fan mo si Fumiya? Or bakit ka fan ni Fumiya? At kailan ka nagsimulang maging fan niya? Shoutout din po, Dibyang from UAE. Ayan, yun po. Shoutout po sa'yo, Dibyang from UAE. So, yun. Bakit fan na fan ako ni Fumiya? Siguro dahil na rin yung sa ugali niya, the way na mag-inspire siya ng tao through videos niya muna sa YouTube before pa naman kasi siya maging housemates ni Kuya. Parang ano kasi siya eh, alam mo yung tipong kahit ang lungkot-lungkot mo, basta mapanood mo lang siya, kahit may pinagdadaanan kang sobrang down na down mo na, mapanood mo lang siya yung tawa lang niya, parang mawawala lahat yun. Diba? Yun. Tapos kailan ka nagsimula maging fan niya? So, naging fan niya po ako last February 2018, yon. Naging fan niya ako dahil dun sa YouTube niya. So, ayun. Next! Galing kay Fran Omania. Ano ang nagustuhan mo kay Fumi? So, ang nagustuhan ko po kay Fumi, masiyahin siya, tas given na yun yung Japanese siya. Tapos, ang pogi niya. Tapos, ano siya, sobrang masiyahing tao. Alam mo yun, yung parang, wala, alam mo yun, yung problema, wala sa kanya. Tapos yun, vlogger siya, love syempre. Filipino. Oo, tsaka love niya rin yung Pilipinas, kagaya nga, nakasalita dito sa likod. Parang, sobrang saya lang. Ganun. So, next. To galing kay Jessa Mekaila. Hello, Ate Jessa. Ayan. So, ano ang masasabi mo sa Yakisoba Squad at message mo kay Fumiya or sa Sankai Brothers? So, masasabi ko lang sa Yakisoba Squad, hi ngayon kung nanonood ka nga at kung party ka ng Yakisoba. At wait, kung hindi pa pala, meron po kaming group page sa Facebook at ililink ko po yan down dyan sa description box. Tapos, pinatimo lang atas ng join group ka doon. Tapos, may mga mababait na admin dyan. Sila yung mag-accept sa'yo. So, ayun. Ang masasabi ko sa Yakisoba Squad, guys, maraming salamat. Andito tayo para kay Fumiya. Kahit, alam mo yun, kahit mapabago ka man, mapaluma ka man. Parang chicken luma. Nandiyan ka pa din, sinusuportahan siya kahit hindi ka nagpo-post din or nag-share about kay Fumiya. Yung tipong ikaw lang, kasi yung pagdating sa, may fan kasi na
tahimik lang, taga-subaybay, may fan din na sobrang ingay, sumasama sa lahat ng lakad, blah blah blah, or whatever. Pero kung sino ka man sa mga yon, maraming salamat sa'yo at nandito ka para kay Fumiya. Sobrang lalim. You know? So, yun, message ko kay Fumiya. Konnichiwa, Fumiya. I hope that you could watch this someday or when you go outside in the PBB house, and I hope that I can meet you soon and let's have collaboration. You know what I mean? And so for San Kai brothers, hi. So yun lang. So next. Galing ulit kay Ate Jessa, Ate Kota ka na. Next. Story na paano nalaman ang vlog ni Fumiya. Ito, medyo ano to, medyo sobrang unforgettable. Ayan, so nalaman ko si Fumiya dahil dun sa friend ko na kapitbahay na mahilig mag-YouTube. Yun, nakiki-wifi siya, illegal wifi or ganun. Tapos, sabi niya, Ate Camille, meron akong napapanood sa YouTube. Ano siya, Japanese. For sure, magugustuhan mo siya kasi mahilig ka sa mga Japanese keme, di ba, ganito, ganyan. Sabi ko, ay, sige, patingin. So, unang video ni Fumiya, yung pinatingin niya sa akin, is yung sumakanta siya ng mga Filipino song na titibo-tibo. Hindi ko alam bakit yun pa yung una, di ba? Pwede namang dahil sa'yo, pwedeng ganitong ganyan. Yun yung una. Tapos, tamang-tawa kasi ako sa pronunciation niya, yung the way na litong-lito siya. Tapos sabi ko, lang cute naman nito. Kamukha ni Song Joong Ki ng Descendants of the Sun. Sabi ko, hala, lang cute nito. Tapos doon na nag-umpisa na nag-search na ako sa kanya. Tapos finalo ko din yung mga Instagram niya, Instagram, Twitter, Facebook. Tapos ito nga, sumali na lang sa Yaka Soba Squad. Tapos ito, noong time na yun, February. Tapos, nag-post siya nung February din. Siguro mga katapusan na yun ng February. Dun sa IG story niya na magkakaroon siya ng meet and greet sa Pilipinas. Which is nung nangyari nga nung sa Jollibee Phoenix. Ayan yung vlog na yun. Ayan. So, panoorin yan. Sobrang ano yan. Sobrang astig. Ayan. Tapos, ako yung... Ako yung unang naka-meet and greet sa kanya. Ako din yung nakaunang nakayakap. Ako yung unang naka-picture. And that was awesome, you know? So, yeah. So, yun. Dami kong daldal. Okay, so next. So, from Aaliyah Nicole Enemedes Estefany. Ayan. So, ano ang pinaka-paborito mong vlog niya? At bakit yun ang napili mo? Pa-shoutout din po. Para po sa akin, yung pinaka-paborito kong vlog niya is yung nag-celebrate kami nung 100,000 subscribers niya sa Quezon City Memorial Circle. Ayan, may vlog din ako noon pero sobrang pahapyaw kasi ano mo yung ang tawag doon? Mesmerize? Inaano ko yung moment. Yung parang nakaganon lang kami nung kay Fumiya. Pinapabayaan nga lang namin siya noon. Parang, hala, wag ganun lang. Tapos, hindi ko akalain na yung taong iniidolo mo na yon naging part siya ng PBB, ganun. Tapos, kaya yung napili ko kasi sobrang solemn niya. Alam mo yun? Parang, kasi para sa isang tao na YouTuber, na vlogger, pangarap niya magkaroon ng 100,000 subscribers noon. Tapos, natupad siya. Tapos, kami pa yung kasama niya. So, sobrang saya lang din kasi... At by that time, nakilala ko din yung mga Kayaka Soba squad ko, si Nati Pia, si Nicole, si Nati Korea, sina Joshua, sina Hershey, and madami pa. Alam mo yun? Tapos, kahit iba-iba ka man ang pinanggalingan, kahit Quezon City Memorial Circle yun, ako from Cavite, may taga Batangas, may taga Antipolo. Alam mo yun, pumunta pa rin kami doon, tapos nagsama-sama kami para lang ma-witness yun. Kung sa iba, sasabihin yun na parang, ano, parang, ano ba, ang jologs, ang baduy naman, bakit mo sasamahan yung ganong tao para lang doon? Eh, sino ba yan? Well, kasi pag fangirl ka kasi, ano yung iba eh, iba siya, alam mo yun? Parang ano siya, parang moment siya, memories, na maaalala mo kahit pagtanda mo yun, no? Arte! Ha? Ayan, so,
Yun nga, kaya ko yun yung napili. Kaya yun yung napili ko kasi sobrang, astig niya. So, yun. Next. So, from Dichi Sarino, anong masasabi mo sa 1 million subscribers ni Fumiya? So, yun, nag-spend kami ng 1,000 subscribers niya last April. So, isipin mo na lang sa isang ordinaryong YouTuber na mangyayari yun ng ganong kabilis. Parang, magwa 1 year pa lang siya. Kasi, ngayon, kaya ko tumitingin kasi kalendaryo yan. Kasi, March pa lang ngayon. Tapos, parang, sobrang saya ng paglabas niya. Matutuwa yun na, parang, ala, paano to nangyari? Ganon. Sobrang saya nun. Nakita ko nga yun, parang, ala, ganon, ala, 1 million na siya. Alam niyo sana that, ako din, gusto na pangarap ko din yung 1 million subscribers niya. Parang lokolokohan lang namin ng mga kaibigan ko yun. Pero, ano, hindi natin alam. Mali mo, itong video na inyo magdala, di ba? Ayan, so yun lang. So, 1K subscriber lang. Masaya na ako. So, subscribe na po kayo. Ayan. Parang naging boses ko si Tarina dun. Next. From Joanne Tolosig Tagabi, best moment with Fum Fum. Best moment, yun nga, sa Quezon City Memorial Circle. Tsaka meron pa pala. Yung, hindi niya na-vlog yun. Dati kasi, last October, September? October ata yun eh. Nagkaroon siya ng meet and greet sa Luneta. Which is sabi daw sa Japanese Garden na naging sa Luneta na lang. That time, meron akong pasok noon, naka-uniform pa ako. Ito yung vlog ko noon. Pinagsama ko yung sa Barbero de Japón, tsaka yung sa Luneta. So, nung time na yon may klase po ako noon. Pero, not unfortunately, wala yung prof namin absent. So, ang school ko kasi, malapit lang sa Luneta. So, walking distance, tinakbo ko yon kasi. Sabi ko, gusto makita si Fumiya. Tapos, that time, sobrang moment. Nakakaloka siya kasi nakalimutan niya yung chopstick ko na regalo ko sa kanya. Tapos, basta nandiyan yung vlog. Huwag kakiligin. Ayan, tapos yun. Basta akong saya. Next. From Kay Angelica Singson, ano para sa'yo ang best prank na ginawa ni Fumi? Shout out din po. Haha. Para sa kanyang best prank is yung shampoo prank niya sa Batangas. Diba? Yung shampoo prank niya, wala lang. Pero parang pang kawawa yung shampoo kasi sayang. Ganun. Yun lang, parang, hindi naman prank yun. Ah, yung kay ano, isa-isa niyang friend. Di ba, basta bet ko yun. So, yun lang. So, next. So, from Choi Won. Ikaw, Joshua, Choi Won ka pa dyan, ha? Sino sa family and friends ni Fumiya ang gusto mong makadate? And why? Ha, ha, ha. Makadate? Natatawa ako. Hindi, gusto ko lahat. Gusto ko yung pamilya niya. Alam mo yun? Kasi gusto ko lahat. Hindi yung family. Gusto ko lahat sila. Mula sa nanay, sa tatay, yung mga kapatid, yung isa pang kapatid. Gusto ko, kasi parang gusto ko lang malaman yung kung paano yung Japanese culture pag lumalabas. Or yung paano yung bonding ng family nila. Kasi atat shock sa Japan, parang gusto ko rin malaman kung ano yung pinagkaiba nila pagdating sa atin sa Pilipinas, tas sa kanila. Wala lang. And why? Pero kung may isa pa akong sagot, syempre si Fumiya, pipili pa ba tayo? Palag-palag na yan, si Fumiya lang naman eh. Ikaw lang dyan, Joshua. Next! Galing kay Aphrodite Lafon. Aphrodite Lafon. Ang ganda ng pangalan niya. Aphrodite Lafon. Chiffon. Nagutom. Ayan, next. Yun nga. Kung gagawa ng romantic movie si Fumiya, sino ang gusto mong artistang ipareha sa kanya? Ayan, so, para sa akin, wala pa naman, kasi hindi pa naman ganun kabig yung ano ni Fumiya. Parang, pag ngayon, pag-iisipan mo, syempre, pag nagsabi ako ng ganito, pangalan ngayon, parang madaming, baka mabash yung video ko ha. Baka madami magsabi na, ay hindi yung bagay, ganito ganyan. Pero parang tingnan lang natin, huwag tayong desisyon na, alam mo, huwag tayong desisyon ng desisyon. Ayun nga, ang gulo ng buhok. Ayun nga, so para sa akin, wala. Kasi wala pa sa ngayon. Kasi, wala, ganun. Basta yun, ang daming paliwanag, ganun pa si Aphrodite. Ayun na, next na. So, sabi ni Jessamic,
si Ate Jessa na naman. Sabi, sino ang crush mo sa Sangkay Brothers? Siyempre si Pumi Ate, ano ba? Tumipili pa ba tayo, day? Ito, galing kay Maria Rivera. Ano una mo gagawin pag nakita mo si Fum Fum? Alam mo, nung nabasa ko to, nag-isip nga ako eh. Diba? Nag-isip talaga ako, sabi ko, ano kaya gagawin ko pag una? Siguro, pero siguro pag una ko siyang nakita, ulit. Parang, i-vlog ko na lang yon. Tapos, ay, syempre, tanong nga eh, anong unang gagawin? Hindi, siguro maiiyak na lang ganun, tears of joy. Ganun. Hindi ko alam. Sorry, tutang. Next. Ayan. So, sabi ni Angeline, ay, sinabi ko may pangalan niya, oh. Sabi ni Angeline Charin de la Cruz, pa-shoutout po. Tsaka, rate how much you love Sangkay Brothers. I love them. Ayan, pwede ba wala na lang rate? I mean, yung wala na lang. Ano, basta mahal mo yung mga taong yun, mahal mo. Kasi, di ba, sabi nga nila, parang, pag yun, parang kapag nagmamahal ka, dapat unconditional. Yung tipong walang reason, yung tipong walang dahilan, ng ingay naman. Ang isa ba ba? Yung tipong walang dahilan. Kasi kapag nagmamahal tayo, dapat parang fair. Wala yung kunyari, minahal ko si ganito kasi ang ganda ng boses niya, kasi maganda siya, like that. Pero kasi maglalaon, mawawala din yun, mag-fade din lahat yun. So, dapat kapag nagmamahal ka, unconditional. Hindi ko alam kung may connect ba yun sa sinabi ko. May connect ba? Diba? Hindi ko din alam. Intindihin nyo na lang. Saka tama nun. Diba? Kailangan pag mamahal ka, dapat wala nang walang percentage. Kasi kaya ko siya maganda. Kaya ko siya... Oo, walang ganun. Dapat, yun, basta tumibig na lang yung puso mo. Next. Ay, wala na! Wala na, tapos na pala. Wait lang. So, may... So, dun sa post na yon, may mga nagpapa-shoutout din. Ayan, so, ito. So, shoutout po. Ayan, babasahin ko po ito isa-isa. Don't worry po. No? Pahirapan po tayo mag-edit. Ano? Ayan. Ayan. So, shoutout nga po pala kay E. Thought Bihagay. Ayan, nakita mo yung pangalan mo dyan. Kay Jenica Shinika. Ayan, cute. Jenica Shinika Esclamato. Ayan, mahal na si Fumiya. Mahal ka rin ni Fumiya. Next is kay Jacqueline Libranto Alvarez. Ayan. Kay Linlin Serna. To shoutout din to sa mga admin na masisipag. Ayan, hello po. Next is kay Renly Serino. Kay Ina Rose F. Salon Sabe. Kay Maria Teresa Igham Inostro. Kay Panerio P. Su Ching. At kay G. Ayan lang. J G H D S I F I N D Dialogo Surban Brimwella Hapak. Birthday niya daw po kasi yun. Hi Isabel Hapak, and happy birthday sa'yo. Makikita mo yun si Fumiya, don't worry. Tapos kay Desamay Villapa, kay Minmin, kay Cherise Joy Hezalva Lustre, tsaka read. Ayan. At kay May Fergosa Palejo, kay Lucy Luzel, kay Yumi Setsuda, alang, cute, or Faith Botohan, kay Sheila Marie Bautista, kay Maria Feliz Alonso, kay Daisy Baladad Turla from Malaysia. Ayan, hello po sa inyo. Kay Sheila Barba Franco from Dubai. Taray, nakakabot ng Dubai! At kay Min Nisnisan, kay Notab Soginma AC, at kay Perlin Tabi. Ayan, so guys, maraming salamat po sa panonood pa sa panonood nitong video na to. Don't forget to like, share, and subscribe kung di ka pa po nakasubscribe. And always remember, be kind to one another. Bye!